Ang tanging naalala ni Haruto sa kanyang mga huling sandali ay ang pangako sa kanyang minamahal sa buhay na mananatili siya sa tabi nito magpakailanman. Ngunit nang magising siya, napagtanto niyang hindi na Haruto ang kanyang pangalan, ngayon ay Ryo, at binigyan siya ng Diyos ng mga lihim na kakayahan na siyang nagpalakas sa kanya. Sa lahat ng mga alaalang ito na nag-flash sa kanyang isipan, iniisip ni Ryo kung ang lagnat ay nagdudulot ng mga guni-guni na ito. Ngunit isang pares ng mga lalaki ang nakagulo sa kanyang pag-iisip at pumasok sa bahay na may dalang higanteng bag. Pinagtatawanan ng mga lalaking iyon ang kanyang mabahong amoy, at sinabihan siyang lumabas upang linisin ang kanyang sarili. Habang namimitas ng mga berry, patuloy na iniisip ni Ryo kung sino ang taong Haruto na ito. Ngunit nagpa siya na hindi ito mahalaga dahil siya ay si Ryo, at ang kanyang misyon sa buhay ay ipaghiganti ang kanyang ina na pinatay sa harap niya. Isang grupo ng mga batang babae ang lumapit kay Ryo, at nagpakilala si Celia at nagtanong sa kanya kung nakita niya ang kanilang kaibigan na nagtungo dito, ngunit sinabi ni Ryo na wala siyang nakitang sinuman sa paligid. Isang magical circle ang ginawa, at natuklasan ni Celia na ang kanyang katawan ay nag-aumapaw sa mahiwagang kapangyarihan. Matapos bayaran siya para sa kanyang impormasyon, nagmamadaling umuwi si Ryo sa kanyang mga kasama, ngunit nakahanap ng isang bandido na handang saksakin siya. Ang tanging swerte niya sa pagliligtas ay ang coin pouch upang protektahan siya mula sa pagpatay, at nakita ni Ryo na pinatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Ang bandido ay nakatayo sa harap ni Ryo, at habang malapit na niyang matugunan ang kanyang kapahamakan, tinawag siya ng isang babae na Haruto, at tinuturuan siya kung paano gamitin ang hindi kapani-pani walang mahiwagang enerhiya sa loob niya. Biglang tumaas ang kanyang bilis ng hindi maihahambing, at ang kanyang lakas ay dumarami habang inaatake niya ang tulisan. Sinimulan niyang iwasan ang bawat laslas na dumarating sa kanya, at ang kanyang liksi ay nagpapahintulot sa kanya na sipain ang bandido at kumapit sa kanyang bandido sa huling pagkakataon, ngunit pinabagsak siya ni Ryo, nawalan siya ng malay. Isang batang babae na umiiyak para humingi ng tulong ang maririnig mula sa bag, at nakita niya ang babaeng tinatanong ni Celia. Ang prinsesa ay nagmakaawa sa kanya na iligtas siya sa gulo na ito, ngunit nahimatay siya nang makita niya ang mga katawan sa tabi niya. Dinala siya ni Ryo kay Celia at sa kanyang mga kaibigan, ngunit ang tanging natatanggap niya ay isang sampal para sa isang gantimpala. Inakusahan nila siya bilang ang taong dumukot sa kanilang prinsesa, at dinakip siya sa kanilang pulong tanggapan. Dumating ang isang grupo ng iba pang mga sundalo upang imbestigahan kung ano ang nangyari, at nakita nila ang bandido na pumatay sa lahat ng tao sa loob ng bahay. Gayunpaman, iniisip ng isang misteryosong lalaki na ito ay kapuspalad, at dinurog ang isang kristal na agad na pumapatay sa tao. Sa loob ng kabisera, nakatali si Ryo at tinanong kung paano niya kinidnap ang prinsesa. Itinatanggi niya ang lahat ng mga paratang na ibinabato nila sa kanya, ngunit ginamit ng sundalo ang kanyang bakal upang hampasin siya. Pinahirapan siya hanggang sa aminin niya na siya ang dumukot sa prinsesa, ngunit si Ryo ay hindi nagpatinag. Nagising ang prinsesa mula sa kanyang pagtulog, at tinanong siya ng kanyang mga kasama kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanila na si Ryo talaga ang nagligtas sa kanya, at dapat siyang ipatawag dito sa sandaling ito. Si Ryo ay dinugbog pa rin hanggang sa puntong malapit na siyang mamatay sa dami ng pang-aabuso na ginawa sa kanya, ngunit patuloy itong ginagawa ng sundalo upang maibalik ang kanilang reputasyon sa pagiging inutil nang hayaan ang prinsesa na makidnap. Pumasok ang aide ng prinsesa, tinanong siya kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya sa bata, at ipinaalam sa kanya na siya ang nagligtas sa prinsesa. Pinabayaan nila siya, ngunit ang kanyang katawan ay bumagsak dahil sa lahat ng mga buto na kanilang nabali, at nagmadali si Celia upang pagalingin siya. Lahat ng masamang nangyari sa kanya kahit na tinutulungan lang nito ang prinsesa. Ipinaalam niya sa kanya na ang hari ng bansa ay gustong makipagkita sa kanya pagkatapos na iligtas ang kanyang anak na babae, at pumayag itong makipagkita sa kanya. Sa loob ng kastilyo, pumunta siya upang makipagkita sa hari, at ginantimpalaan siya na hayaang mag-aral sa Royal Academy. Tumipas ang ilang araw sa loob ng kaharian, at handasok sa paaralan kasama ang kanyang mga kaedad, ngunit hindi maganda ang pagtanggap sa kanya sa kanyang unang araw, at binubuli sa klase ng isang bata na nanuluya sa paraan ng kanyang pagsasalita. Habang tumatagal ang araw ng pasukan, natuklasan ng kanyang mga kaklase na hindi pa siya marunong magbasa, at patuloy siyang pinagtatawanan, ngunit hindi madaling sumuko si Ryo at pumunta sa silid ng kanyang guro pagkatapos ng paaralan para sa ilang pribadong pagtuturo. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-aaral, nalutas ni Ryo ang bawat problem na ipinakita sa kanya nang natutunan niya ang lahat ng mga simbolo. Ito ay simpleng addition lang naman pagkatapos ng lahat, at nasa kanya ang lahat ng mga alaala ng pagiging isang estudyante sa universidad. Tinanong siya ni Celia kung may bumabagabag ba sa kanya sa paaralan habang umiinom ng tsaa, at nalulungkot siya na binubuli na siya, ngunit ipinagkidik-balikat ito at nagpanggap na walang mali. Tumipas ang ilang linggo sa pagsasanay ng espada, at sinabihan ng instructor si Ryo na lumapit at makipag-spar sa kanya pagkatapos mapansin ang kanyang kawili-wiling forma. Ipinakita ni Ryo ang kanyang hindi pangkaraniwang forma, at nagmamadaling lumapit sa instructor upang labanan siya. Ang kanyang mga aralin sa dojo mula sa kanyang lolo ay nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pag-atake habang pinapanatili ang kanyang depensa, ngunit patuloy na pinagtatawanan ng bully ang paraan ng paggamit niya ng kanyang espada. Ang instructor ay humanga sa husay ni Ryo, at tinanong siya kung naisipan niyang maging kabalyero para sa kaharian, ngunit si Ryo lang sa klase ang ayaw maging kabalyero. Tumipas ang mga buwan, at patuloy na natututunan ni Ryo ang wika para makahabol sa lahat sa kanyang klase.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang katalinuhan ay nalampasan ang lahat ng iba sa klase, ngunit ang kanyang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay patuloy na bumabaha sa kanya, namimisimi. Dahil sa mundong ito, ang tanging meron siya ay ang mga taong nang aapi sa kanya. Naalala ni Rio na si Mi ang kanyang childhood love, ngunit mahiwalay siya sa kanya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nakita siya ni Haruto noong high school, ngunit hindi na siya bumalik sa paaralan na para bang tinanggal niya ang kanyang sarili sa pag-iral. Ang panloob na salungatan ni Rio ay lumalaki, na nagpapatibay sa kanyang pasya na si Haruto ay patay na, at na siya ay si Rio, at mabubuhay sa lahat ng ito. Kinaumagahan, inanunsyo ang mga resulta ng pagsusulit, at nagulat ang lahat ng makita ang isang ulilang walang tirahan na nakakuha ng perpektong marka kapareho ng prinsesa. Ang mga bata na hindi karapat-dapat sa isang pangalan ay patuloy na nanggugulo sa kanya, na tinatawag siyang Mandaraya dahil siya ay masyadong hangal para makapantay ang isang prinsesa. Ipinagtanggol siya ng kaibigan ng prinsesa, na tinawag silang mga inggetero na mahinang mga taonan, at sinuportahan sila ni Celia sa pamamagitan ng paghingi sa kanya ng anumang ebidensya ng Pandaraya ni Rio. Umalis sila pagkatapos na mapahiya sa harap ng lahat, at kalaunan ay sinabi sa kanya ni Celia kung gaano siya nag-aalala tungkol sa paraan ng pang-api sa kanya ng mga bata. Tinanong siya ni Rio kung nakaranas siya ng katulad na pagtrato sa kanyang paglaki, ngunit sinabi niya sa kanya na kahit papaano ay nagkaroon siya ng mga kaibigan habang lumalaki. Sinabi sa kanya ni Rio na magiging maayos din siya dahil mayroon siyang Celia bilang isang kaibigan pagkatapos ng lahat. Namumula si Celia na tulad ng isang tipikal na babae sa anime na sinasabi sa kanya na wala siyang problema kung kaibigan niya si Rio. Lalong lumakas ang kanilang relasyon at ipinangako ni Celia na lagi niyang yayakapin si Rio kung iiyak man ito sa lahat ng pambubuli. Lumipas ang mga taon habang magkasama sila at bago nila mapagtanto, hinihiling si Rio na kumatawan sa paaralan sa susunod na Sword Arts Tournament. Ang hindi pinangalan ng mga bata ay hindi pa sumusuko at tinatanggihan niya ang ideya na si Rio ang taong kakatawan sa paaralan. Itinanggi ng instructor ang kanilang mga pagtutol at humanga si Celia sa kung gaano kalakas si Rio at napansin niya kung gaano siya katangkad na ngayon. Sinabi niya sa kanya na siya ay naging napakalaki pagkatapos ng 5 taon, ngunit sinabi ni Rio sa kanya na siya ay maliit pa rin gaya ng dati. Pagkatapos uminom ng 1 tasa ng tsaa, tinanong ni Celia si Rio kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos ng graduation, ngunit sinabi niya sa kanya na plano niyang umalis sa bansang ito dahil walang lugar para sa kanya dito. Ikinalungkot ito ni Celia, lalo na dahil tinulungan niya itong linisin ang lugar na ito at palaging nagpapasaya sa kanya kapag may problema. Humihingi ng paumanhin si Rio dahil kailangan niyang umalis, ngunit ipinaalala sa kanya na darating ang oras na siya ay ikakasal, kung saan tinanggihan ni Celia ang ideya ng pagpapakasal anumang oras sa lalong madaling panahon. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang simulan ang pag-iisip tungkol dito sa lalong madaling panahon dahil maaaring siya ay tumanda, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay cute at maganda kaya malamang na maraming magkakagusto sa kanya. Iniisip ni Celia kung saan siya dadalhin ang kanyang pakikipagsapalaran, at ang tanging hiling niya ay makapunta sa bansang dating tinitirhan ng kanyang ina bago ito mamatay. Napansin siya ni Celia na lumulutang sa kalungkutan, at iniisip kung ano ang maaaring nangyari sa kanyang buhay. Dumating ang araw ng paligsahan, at ang unang tagapagtanggol ng akademya ay si Rio. Sinabi sa kanya ng bata na wala namang umaasa sa kanya, ngunit dapat niyang iwasang hiyain ang akademya gamit ang kanyang kakayahan sa espada. Tumilitaw ang kanyang kalaban sa field, at ito ay walang iba kundi ang lalaking nagpahirap sa kanya ng walang kabuluhan noong siya ay bata pa. Nagsimula na ang labanan, at iniisip ng sundalo kung kinukutsa niya siya. Ang knight ay lumalaban ng todo gamit ang kanyang buong lakas, dahil siya ay nademote mula noong insidenteng yung 5 taon na ang nakararaan, ngunit ang kanyang galit ay nagdulot lamang sa kanya upang magmadaling umatake at ikompromiso ang kanyang posisyon sa proseso, na nagpapahintulot kay Rio na alisin ang kanyang espada sa hangin, at tapusin ang laban. Ang sundalo ay naging isang kahiyahiyan na taunan, at sinabi sa kanila na hindi lang niya inaayos, at magiging mas seryoso, ngunit sinigawan siya ng referee na tanggapin ang kanyang pagkatalo bilang isang marangal na knight sa halip na isang desperado. Kinagabihan pagkatapos ng paligsahan, isang misteryosong lalaki ang nakipag-inuman sa sundalo, na naghahanap sa kanya ng impormasyon. Tinanong niya siya kung sino ang estudyanteng iyon, dahil siya lang ang nanalo sa isang laban habang ang kanyang mga kaedad ay natalo. Ibinunyag ng sundalo na si Rio ang nagligtas sa prinsesa 5 taon na ang nakakaraan, at nakuha nito ang atensyon ng misteryosong lalaki. Kinabukasan, nasasabik si Celia na batiin siya sa kung gaano siya kahusay na lumaban, ngunit nakita niya si Rio na naglalakad patungo sa isang babae na nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya, at nagtataka kung ano ang tunay na nararamdaman niya para sa kanya. Sa kanyang mga klase, tinuturuan ni Celia ang lahat tungkol sa paggamit ng kidlat upang kontrolin ang mahiwagang kapangyarihan, ngunit sinasabi ng bata na tinuturuan lang sila nito dahil si Rio ay hindi man lang makontrol ang alinman sa kanyang mahiwagang kakayahan. Sa lahat ng kalokohan na sinasabi niya, nakakagawa lang siya ng maliit na globo ng liwanag, at ipinakita ni Celia sa klase na kailangan mong kontrolin ang maraming orbs ng liwanag ng sabay-sabay para tunay na makabisado ito. Humanga si Rio sa kanyang kontrol, at nagtataka kung bakit nagagawa niyang makopya ang mahika ng iba pagkatapos ng makita ito. Pagkatapos ng klase, lumapit ang isa sa mga bully kay Rio at sinabi sa kanya na itigil na ang pang-aakit sa mga babae kahit saan dahil lang sa nanalo siya sa isang kalokohan. Si Celia ay tumayo para kay Rio, ngunit sinabi sa kanya ng bully na inaakit din siya ni Rio.
Itinanggi niya na nangyayari ito, ngunit sinabi sa kanya ng bully na hindi mananatiling tahimik ang kanyang buhay kung ipagpapatuloy niya ang paglalaro ng mga emosyon ng mga babae. Nakita ito ng prinsesa, si Flora, at nagalit na siya ay maling inaakusahan. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa dahilan ng lahat ng mga problemang ito para sa kanya at iniisip kung paano niya mababayaran ang kanyang pagligtas sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, at ipinaliwanag ng nakakainis na bata sa iba pa niyang klase ang kanilang class operation na dapat nilang tapusin para sa mataas na grado. Ibinunyag niya na nakakuha siya ng classified information mula sa mga upperclassmen, at pinadala ng kaibigan niya kay Rio ang lahat ng bagahe dahil hindi siya marunong mag-magic. Tinanggap ni Rio nang hindi tumututol, ngunit masama ang loob ni Flora para sa kanya at tinanong siya kung maaari niyang tulungan siyang dalhin ito. Si Rio ay nananatiling isang magalang na tao, at si Flora ay nakaramdam ng sama ng loob para kay Rio na patuloy na kailangang harapin muli ang lahat ng ito. Dumating ang mga goblins upang salakayin sila, ngunit pinabagsak sila ng mga estudyante ng walang anumang problema, at pinagtatawanan si Rio dahil siya lang ang hindi nakagawa ng kahit ano. Pero ang hindi nila alam ay si Rio lang ang nakakapansin sa misteryosong lalaking nagbabantay sa kanila. Nang makarating sila sa dulo ng landas at sa tingin nila ay tapos na sila, nakakita sila ng isang higanteng bangin bago ang finish line. Ngunit bago nila maintindihan ang kanilang sitwasyon, dumating ang isang grupo ng mga orc at inilunsad ang kanilang mga sibat sa kanila. Pinipigilan ni Rio ang isa sa kanilang mga welga, ngunit ang bully ay nalasles sa paa ng isa sa kanilang mga sibat. Tumakbo ang bully patungo sa isa sa mga estudyante na nagtulak sa kanya papunta sa prinsesa. Bumagsak si Flora sa bangin ng hindi inaasahan, at tumakbo si Rio sa kanya ng buong bilis, sumisid at itinulak siya pabalik sa bangin upang iligtas ang kanyang buhay. Ang mga orc ay patuloy na nakikipaglaban sa mga estudyante, ngunit sila ay nagsasama-sama upang pangasiwaan ang kalaban sa kanilang paraan gamit ang kanilang mga mahiwagang kakayahan. Natalo nila ang mga orc sa kanilang sarili at nagdiwang, ngunit iniisip ni Rio kung babalik ba siya sa kanila dahil hindi siya nagkaroon ng anumang pinsala sa pagkahulog gamit ang kanyang misteryosong mahiwagang kakayahan na iniregalo sa kanya. Sinisisi ng mga estudyante ang bully sa pagtulak kay Flora mula sa bangin, ngunit sinisikap ng bully na sisihin si Rio dahil siya ang nagtulak sa kanya, at gumawa ng senaryo para ibigay ang lahat ng pagsisi sa kanya. Ang natitirang mga mag-aaral ay naniniwala sa kanyang kwento. Kahit na sinusubukan ni Flora na minindagan para sa kanya, napagtanto ni Rio na kahit na ang kanyang mga hiling na makapagtapos sa academy na ito ay hindi matutupad, at habang sinusubukan ni Flora na alisin ng pagsisi kay Rio, isang higanteng halimaw ang lumilipad sa itaas na humaharang sa kanila mula sa kanilang paglabas. Ang lahat ng mga mag-aaral ay muling naggrupo at ginamit ang kanilang mahiwagang kakayahan, ngunit ang higanteng halimaw ay napabagsak ang lahat ng kanilang mga mahiwagang sandata at naiiwasan ng alinman sa kanilang mga pag-atake. Wala sa mga mag-aaral ang may pagkakataon laban sa kanya, at habang tumatakbo sila palayo upang maiwasan ang kanilang kamatayan, si Flora lamang ang nananatili upang pagalingin ang isa sa kanyang mga bumagsak na kasama. Dumating ang halimaw mula sa kanyang likuran na handang tapusin siya, ngunit pumasok si Rio upang laslasin ang halimaw sa huling segundo. Sa kanyang mahiwagang kakayahan, pinauhusay niya ang kanyang bilis at leksi na nagpapahintulot sa kanya na maglaslas patungo sa halimaw at umiwas sa lahat ng mga pag-atake na dumarating sa kanyang daan. Ang halimaw ay tumalon sa langit upang maghanda ng isang malakas na atake, ngunit iniwasan ito ni Rio at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake upang pigilan ang halimaw. Pinipigilan ni Rio ang lahat ng atake na dumarating sa kanya at naghahanda na tapusin ang halimaw. Sinugod niya ang halimaw, tumakbo sa katawan nito at tinapos ito sa pamamagitan ng pagputol sa ulo. Dumating ang iba pang estudyante para masiguradong okay si Flora, ngunit lumayo si Rio sa sitwasyon para maiwasang malaman ng sinuman sa kanila na buhay pa siya. Tumipag mula sa itaas ang misteryosong lalaki, iniisip na ito ay isang kawili-wiling pag-unlad, at hindi pa siya nakakita ng isang bata na gumagamit ng secret spirit arts. Kinagabihan, pumunta si Celia upang makipagkita sa punong guro, ngunit narinig niya itong nakikipag-usap sa mga magulang ng bully. Nauunawaan ang punong guro na malamang na walang ginawang mali si Rio, ngunit nagpa siya na ibigay ang lahat ng sisi kay Rio upang iligtas ang reputasyon ng royal family kahit na ito ay maling akusasyon sa kanya. Sa gabi, nag-aalala si Celia na hindi na niya makikita si Rio, ngunit kumakatok siya sa kanyang pintuan at palihim na pumasok. Tumakbo si Celia patungo sa kanya, niyakap siya at sinabi sa kanya kung gaano siya nag-aalala para sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa maling paratang na inilagay nila sa kanya, ngunit naiintindihan ni Rio na walang sinuman ang aamin sa kanyang katotohanan dahil siya ay isang ulilang walang tirahan. Pinasalamatan niya si Celia sa pagiging ang tanging tao na laging nandyan para sa kanya, at sinabi sa kanya na siya lamang ang taong gusto niyang magpaalam bago pumunta sa tinubuang bayan ng kanyang mga magulang. Kahit na magkalayo na sila, sinabi sa kanya ni Rio na padadalhan niya ito ng mga sulat na nasa pangalan ni Haruto, at tumayo para umalis. Tinanong siya ni Celia kung magkikita pa sila, at sinabi nito sa kanya na babalik talaga siya para sa kanya. Binigyan niya siya ng hiling na ligtas na paglalakbay, at umiiyak habang matiyag ang naghihintay sa lahat ng kanyang mga liham. Noong gabing iyon, inutusan ng ama ng bully ang isang batang babae na tinatawag na Letitia na hanapin si Rio, at patayin siya gaano man siya kalayo. Si Rio ay sumugod sa bansa sa hindi kapani-paniwalang bilis, at tumatalon sa anumang halimaw na humahadlang sa kanya. Pagkatapos ng tatlong araw ng mahabang paglalakbay, nakarating siya sa kaharian ng Galwar, kung saan hindi pa nakakarating ang balita ng kanyang krimen. Isang misteryosong babae ang naglalakad sa likuran niya, at pakiramdam niya ay may kakaiba sa bayang ito.
Sa loob ng bayan, tinanong siya ng isang chef kung gusto niyang subukan ang alinman sa pasta na naimbento ni Lizalot, at nagtataka si Rio kung paano napunta ang pasta mula sa kanyang mundo patungo sa isang ito na may parehong pangalan. Nagbabayad si Rio para sa isang mangkok, tinikman ang pagkain, iniisip kong ang taong ito ay mula sa parehong mundo ni Haruto. Matapos tanungin ang tao kung saan siya makakabili ng mas maraming pansit sa kanyang paglalakbay, itinuro siya ng lalaki sa punong tanggapan ng guild. Lumapit sa kanya ang isang katulong, ipinakilala ang sarili bilang si Lotte, at inaasikaso ang lahat ng pangangailangan niya sa buong araw. Nagpadala si Rio ng liham kay Celia, na nagsasabi sa kanya na hindi siya makakausap ng ilang sandali dahil maglalakbay siya sa buong kakahuyan. Habang umalis siya sa lungsod, tinawag ng blonde na babae si Lotte na Lizalot, ngunit sinabihan siya ni Lotte na ilihim ang kanyang tunay na pagkatao. Patuloy ang pagtakbo ni Rio sa kagubatan hanggang sa makita niya ang isang bata na nakahiga sa gitna. Yumuko siya para masiguradong okay lang siya, ngunit lumingon ito sa kanya at naghagis ng lason na pangil patungo sa kanya, halos mawalan siya ng malay bago niya i-neutralize ang lason. Ang babaeng pusa ay nagmamadaling lumapit sa kanya sa napakabilis na bilis, at bahagya niyang iniiwasan ang kanyang mga atake habang ina-activate ang kanyang mga pisikal na pagpapahusay. Ang kanyang galaw ay bumilis habang siya rin ay nag-enchant sa kanyang pisikal na kakayahan, at siya ay naglulunsad patungo sa kanya gamit ang kanyang punyal, ngunit siya ay patuloy na nahaharangan at iniiwasan siya. Binabaan niya ang kanyang espada, at ginamit ang kanyang superior ng martial arts para itumba siya sa kanyang pwesto, hawak ang kanyang kutsilyo sa kanyang leeg. Ngunit nagsimula siyang umiyak at sinabi sa kanya na ayaw niyang mamatay. Nagsimulang umiyak ang batang babae para sa kanyang ina, at nawalan siya ng malay gamit ang kanyang spirit arts. Matapos siyang itali, napansin niyang may inilagay na collar of submission sa kanya, at iniisip niya kung maaalis niya ito sa mahikang natutunan niya. Ina-activate niya ang dispel magic gamit ang kanyang kamay, at nasira ang collar. Sa loob ng mga alaala ni Latifa, naaalala niyang nasa isang bus siya at namatay pagkatapos ng pagbangga. Nagising si Latifa sa pambubuli ng bata sa kanya, sinabihan siyang magiging masunurin niyang kapatid na babae at tatawagan siyang kanyang iginagalang na kapatid. Tumanggi siya, kaya kinoryente niya ang kanyang isip at pinilit siyang magpasakop. Nagising siya mula sa kanyang masamang panaginip, at sinabi sa kanya ni Rio na kung gusto niyang mabuhay, hindi niya dapat subukang lumaban. Tinanong siya ni Rio, at tinanong siya kung sino ang naglagay sa kanya ng collar of submission sa kanyang leeg. Nagsimulang umiyak si Latifa, sa wakas ay napagtanto na natanggal na ang collar niya, at sa wakas ay nakalaya na siya. Kino-comfort siya ni Rio, at sinabi sa kanya ni Latifa na hindi niya alam ang pangalan ng kanyang master, ngunit sinabi sa kanya na ang kanyang kapatid ay tinatawag na Stuart, at napagtanto ni Rio na ang bully ang nagpasunod sa kanya. Tinanong ni Rio si Latifa kung balak pa rin niyang patayin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito sasaktan. Matapos siyang palayain, sinabi sa kanya ni Rio na malaya siyang gawin ang gusto niya, at dapat siyang lumayo sa kanya upang humanap ng kandungan sa isa sa mga kaharian. Gayunpaman habang lumalayo siya, patuloy na sinusundan siya ni Latifa at tinanong siya kung maaari niya itong samahan, ngunit binalaan siya ni Rio na dapat siyang mag-ingat sa isang taong sinubukan siyang patayin. Sinabi sa kanya ni Rio na hindi siya mapagkakatiwalaan, ngunit sinabi sa kanya ni Latifa na maaari niyang ilagay ang collar sa kanya kung gusto niya dahil mas natatakot siyang mag-isa. Nag-aatubili, pumayag si Rio na isama siya, at sa wakas ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang pangalan ay Latifa. Sabay silang nagsimula sa kanilang pakikipagsapalaran, at pagkaraan ng ilang sandali, nagluto si Rio ng noodles para kay Latifa na kinikilalang ito ay spaghetti. Nagtataka siya kung paano niya malalaman ang ibang pangalan para sa pasta, at sinabi niya sa kanya na nakain na niya ito, o parang sa tingin niya. Matapos siyang marinig, iniisip ni Rio kung si Latifa ay mula sa parehong mundo ni Haruto, at nang siya ay umiiyak sa gabi na nagmamakaawa na makauwi, narinig ni Rio ang kanyang sinasabi na gusto niyang bumalik sa Tokyo, agad na napagtanto na ang babaeng ito ay sigurado na mula sa parehong mundo tulad ni Haruto. Kino-comfort niya siya habang natutulog, at nagising siya sa tabi niya, napagtanto na kamukha niya ang lalaking kasama niya sa bus. Pagkagising ni Rio, tinanong niya ito kung maaari niya itong tawagin kuya, at nalilito si Rio, ngunit nagpa siya na payagan niya ito kung maaaliw siya kahit kaunti. Matapos ang ilang linggong paglalakbay ay nakarating sila sa dambuhalang puno na pinupuntirya ni Rio, ngunit hindi ito makita ni Latifa. Naglalakbay sila sa kagubatan at nagpalipas ng gabi sa gubat. Ang mga bangungot ni Latifa ay nakakatakot sa kanya magdamag, kaya ginamit ni Rio ang kanyang spirit arts upang paginhawahin muli ang kanyang pakiramdam. Ngunit pagkatapos niyang gawin yon, isang grupo ng tatlong babae ang pumunta sa kanilang hideout at sinimulang salakayin si Rio. Natuklasan nila si Latifa na natutulog na may spirit arts sa paligid niya, at ipinapalagay na kinidnap siya ni Rio. Nang hindi nakikinig sa anumang sinasabi niya, pinipigilan nila siya, at nagpadala ng daloy ng kuryente na nawala ng malay sa isang iglap na dinadala siya bilang kanilang bilanggo. Habang lumulutang si Rio sa loob ng magical dimension, naisip niya kung sino ang babaeng nakahiga sa kanyang harapan, ngunit hindi rin ito alam ang sariling pagkakakilanlan. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Rio, sinabi na ang kanyang tunay na pangalan ay Haruto. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa nakaraan niyang buhay, kaya isiniwalat niya na konektado siya sa kanya, at sa kanya lang siya. Sa lalong madaling panahon, sinabi niya sa kanya na malalaman niya ito, at niyakap siya bago mawala. Ang boses ni Mi ay nagmamakaawa sa kanya na gumising, ngunit pagkatapos niyang magising, tumakbo si Latifa at niyakap siya ng luhaan.
Dumating ang isang elder ng nayong upang humingi ng tawad sa paraan ng pagtrato nila sa kanya, at lahat ng babae ay lumuhad para humingi ng tawad. Matapos palayain siya mula sa mga kondado, ipinaliwanag ng elder na makikipagkita siya sa iba pang mga elder ng nayong bukas, habang umalis upang makapagpahinga siya pagdamag. Kinaumagahan, tumungo si Leo sa gitna ng puno ng mundo, at nakipagpulong sa tatlong pinuno ng nayon. Humihingi sila ng paumanhin para sa paraan ng pagmamaltrato nila sa kanya, at nais na makahanap siya ng paraan upang tanggapin ang kanilang paghingi ng tawad. Ang tanging hiling niya ay alagaan nila si Latifah, kaya hinili niya kung maaari siyang manatili sa kanya pansamantala, at lahat ng mga taga-nayon ay sumang-ayon na manatili siya sa kanila. Bago siya umalis, lumitaw ang babaeng Dryad, ang espiritu ng puno ng mundo. Matapos makalapit, napansin niya ang espiritong naninirahan sa loob niya, at nagtataka kung hindi siya nakakagamit ng mahika, dahil ang mga espiritu ay may posibilidad na siksipin ang lahat ng kakayahan ng mahika mula sa isang tao. Napagtanto ni Rio na palagi siyang hindi nakakagamit ng magic dahil doon, kaya hinawakan ng babaeng Dryad ang kanyang mukha, at sinubukang imbestigahan ang espiritu sa loob niya. Sinabi niya na mayroon itong hindi kapanipaniwalang dami ng magic sa loob, at napagtanto niyang mayroong isang hugis tao na espiritu na natutulog sa loob niya. Sila ang pinakabihirang uri ng mga espiritu na umiiral, at muling isa sa alang-alang ng mga elders kung dapat nilang simulan ang pagtrato sa kanya na parang isang saint, isa sa pinakamataas na titulong ipinagkaloob sa isang tao. Isa sa mga beast woman ang nagpakita sa kanya pabalik sa kanyang lugar, at sinimula ni Latifah na ipakita sa kanya kung gaano kahanga-hanga ang kanilang bagong bahay. Ang isa sa mga batang babae ay nagtataka kung anong mga silid ang gusto niyang tulugan nila, at ibinunyag na silang tatlo ay titira kasama si Leo. Dumating si Ursula at ipinagtapat na plano niya na magsama sila. Pagkatapos ng lahat, makakatulong ito sa kanya na malaman ang tungkol sa kanilang mga tradisyon sa village, at para kay Latifah, magagawa niyang magkaroon ng malalapit na kaibigan na maaaring tumingin sa kanya. Nang makita ang punto sa kanyang mga salita, malugod na tinanggap ni Rio na magsimulang mamuhay kasama sila, at nais na mamuhay silang masaya sa isa't isa. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimulang matutunan ni Rio ang spirit magic ng kanilang village, at ginugol ang lahat ng oras niya sa pag-aaral ng kanilang kultura. Sa pamamagitan man ng pagsasaka sa kanila, pag-aayos ng metal, o kahit na pakikipag-sparring sa kanila. Nagsimulang lumipas ang mga panahon hanggang lumipas ang isang taon na magkasama silang namumuhay, hanggang sa malapit na ang Engranding Spirit Festival. Ang Lady Dryad ay lumitaw upang simulan ang festival, ngunit sa di kalayuan, isang griffin ang nagdala ng dalawang lalaki sa malalim na lugar sa isang dragon's cave. Bumalik si Rhys na may dalang itlog, sinabi sa bagong sundalo na siya ang magdadala ng itlog na ito, para maipagpatuloy ni Rhys ang pagpilot sa griffin. Habang papaalis sila, tumingin si Rhys sa malayo at nakita niya ang isang pulutong ng mga wyvern na lumilipad sa likuran nila. Bumalik sa loob ng nayon, kinalikan silang dalawa ng Lady Dryad sa ulo upang makumpleto ang seremonya, at ngayong naging mamamaya na sila ng nayon, sinimula na ng mga elders ang kasiyahan. Habang kumakain ang lahat, napagtanto ni Rio kung bakit may harem na genre ang anime na ito, at nakiusap ang mga babae sa kanya na magkasamang matulog sa kama pagkatapos uminom ng ilang apple cider vinegar. Sinabi ng isa sa kanila na hindi nito mapapalalim ang kanilang pagkakaibigan ni Rio, ngunit sinabi ng mga babae na may iba silang gustong lumalim sa loob nila. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, pakiramdam nila ay patuloy pa rin siya sa paglayo sa kanila, na ikinagulat ni Rio na napansin nila. Sa sandaling umalis sila upang kumuha ng mas maraming pagkain, nilapitan ni Ursula si Rio, at iniisip niya kung oras na ba para ibalita kay Latifah. Sa kabilang bahagi ng nayon, sinabi ni Rhys na dito sila magpapahinga magdamag, at sinabi sa kanyang nasasakupan na siya ay mag-iimbestiga sa lugar. Bago umalis, iniabot niya sa kanya ang isang artifact, at sinabi ni Rhys na makakatulong ito sa kanya na matukoy ang kanyang lokasyon kung magkakaroon siya ng problema. Kinain ito ng sundalo, at umalis si Rhys, nang makitang papalapit na ang mga wyvern sa lokasyon ng kanyang nasasakupan. Samantala, naglalakad si Rio kasama si Latifah sa isang liblib na lugar, at nakiusap siya sa kanya na bumalik upang magkasama silang maglaro, ngunit tinanong siya ni Rio kung nag-e-enjoy ba siyang manirahan dito. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ito, at natutuwa siya na nagawa niya ang lahat ng malalapit na kaibigan na ito sa paglipas ng panahon na nagpapasaya kay Rio na marinig. Gayunpaman, inihayag niya na malapit na siyang umalis sa nayon. Siya ay patungo sa silangan sa buong oras na ito, at hindi na niya ito maiisama, kaya tumakas siya habang umiyak. Binabalaan ni Lady Dryad ang mga taga-nayon tungkol sa nalalapit na presensya ng lahat ng mga wyvern, at nagpadala ng hukbo ng mga babaeng beast upang hanapin ang dahilan sa likod ng kanilang pagtitipon. Kasabay nito, pinasok ni Rhys ang mas malalim na bahagi ng wyvern cave, at natagpuan ang lahat ng mga itlog na nakatago sa ibang lugar, kaya sinimula niyang itabi ang mga ito sa kanyang void box. Ang mga babaeng beast ay patuloy na naghahanap sa kagubatan hanggang sa matagpuan nila ang griffin. Habang papalapit sila sa lalaki, tinutukan niya sila ng kutsilyo at nagsimulang lumipad palayo. Sinubukan ng kanilang pinuno na barilin siya gamit ang kanyang kidlat, at napansin nilang patungo siya sa puno ng mundo. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, isang giganteng wyvern ang lumitaw mula sa likuran, at ang lalaki ay halos hindi nakaiwas sa pag-atake nito. Ang iba pang mga wyvern ay nagawang maabutan siya, at pagkatapos matipon ni Rhys ang lahat ng mga itlog, dinurog niya ang bato upang pigilan ang puso ng kanyang nasasakupan na nagpapadala sa kanya na mahulog sa griffin. Si Latifah ay naglalakad pabalik sa nayon at ang itlog ay nahulog sa kanyang harapan, na nagkapira-piraso.
Habang tinitingnan ang sanggol na dragon, ang itim na wyvern ay lumitaw sa kanyang harapan, at sumisigaw sa paghihirap ng makita kung paano nasaktan ang anak nito. Naghahanda ito ng isang atake ng hininga ng apoy patungo kay Latifa, ngunit inihagis ni Alma ang kanyang wing tornado upang iligtas siya mula sa pag-atake. Ipinatawag niya ang kanyang mga beast familiar at sinubukang harapin ang itim na wyvern ng mag-isa, ngunit ang kanyang hammer strike ay walang epekto, at siya ay napatalsik ng paglulunsad pabalik sa puno. Sa sandaling makarecover siya, nilipol ng wyvern ang kanyang beast familiar sa pag-atake ng hininga ng apoy, at sinubukan ni Latifa na gambolin ang dragon para bigyan ng oras si Alma saglit. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, ngunit habang hinaharangan ng dragon ang kanyang paggalaw at handang umapak sa ibabaw niya, naglunsad si Rio ng icicle para patumbahin ang dragon, at inalis si Latifa mula sa kapahamakan. Huli siyang tumalon patungo sa dragon at ginamit ang kanyang bagong spirit technique para durugan ang itim na wyvern gamit ang kanyang mga kamay. Inihanda ng wyvern ang pinakahuling hininga nitong inferno, ngunit inihagis ni Rio ang kanyang wind steer patungo sa dragon upang pigilan ang paggalaw nito. Gayunpaman, ito ay may kaunting epekto lang, kaya nagpatuloy si Rio upang i-cast ang kanyang kakayahan sa Giga Inferno sa bibig ng dragon, at sinipa ang tangan nito pasarado, pinirito ang utak nito sa sandaling yon. Matapos makita ang pagkatalo ng kanilang pinuno, ang iba pang mga wyvern ay umatras. Nagulat ang lahat ng mga babae na nagawa niyang talunin ang itim na wyvern mag-isa, at niyakap siya ni Latifa para sa pagligtas sa kanya. Kinaumagahan ay humingi siya ng paumanhin sa naging reaksyon niya, sinabing alam na niya na darating ang araw na ito, ngunit natakot siya na baka gusto niya lang itong pabayaan. Gayunpaman, inaliw siya ni Rio, at sinabing hindi niya gugustuhin pabayaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya ibinunyag niya ang tunay na dahilan kung bakit siya maglalakbay sa silangan. Malayo patungo sa Yagumo Region, mayroong isang lupain kung saan nakatira ang kanyang mga magulang, kaya't nais niyang makarating doon sa wakas. Ito ang unang pagkakataon na may nalaman si Latifa tungkol sa kanya, kaya may gusto rin siyang ibunyag tungkol sa kanyang sarili. Bago siya isinilang sa mundong ito, namatay na siya noon, at muling nagkatawang tao mula sa isang lugar na tinatawag na Japan. Naniniwala si Rio sa kanya na sinasabi na siya ay parehong uri ng tao tulad niya, at nais na ibunyag niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sitwasyon mula pa noong una, ngunit nag-aalala na siya ay may pinanghahawakan na matagal na pagsisisi mula sa oras na iyon. Iniisip ni Latifa kung muling lumitaw ang mga panghihinayang na iyon, at inamin ni Rio na magsisinungaling siya kung hindi, ngunit sinumpa niya na magiging malakas sa mundong ito upang makabawi sa kanila. Nangangako siya na magiging mas malakas din siya para sa kanya, at maghihintay hanggang sa araw na bumalik siya. Makalipas ang isang linggo, naghanda si Rio na lumipad, at binigyan siya ng dwarf leader ng isang espada at balabal na nilikha niya mula sa itim na wyvern, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang itago ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit na mukhang manipis ang balabal, ito ang may pinakamataas na estatistika ng depensa sa lahat ng armor sa mundong ito. Lahat sila ay nagbibigay sa kanya ng mga regalo, at habang walang ideya si Rio kung paano niya dadalhin ang lahat ng iyon, ang huling elder ay nagbigay sa kanya ng space-time depository, isang national treasure item, at pinasalamatan nila siya sa pagligtas sa kanilang nayon. Sa kanyang bagong space-time depository, iniimbak ni Rio ang lahat ng mga regalo, at nangangako na dadating siya kung kailangan nila ng tulong. Ang lahat ng mga batang babae ay nagnanais sa kanya ng ligtas na paglalakbay, at si Latifa ay tumakbo upang yakapin siya. Naghanda siyang umalis at nagsimulang lumipad, ngunit si Latifa ay nagsimulang lumuha. Matapos ang dalawang linggong pagkukubli sa nayon, walang nakitang pahiwatig si Rio tungkol sa kanyang ina o ama, kaya nagpa siya siyang makipagkita sa mga taga nayon. Sinalubong siya ng dalawa sa mga dalaga habang nagdidilig ng mga halaman, ngunit nang makita siya ni Seo ay naramdaman niya ang pag-ibig sa unang tingin kay Rio. Dinala siya ni Rui sa bahay ng kanyang lola, at napapaisip siya kung mula ba siya sa ibang bansa na may kakaibang damit na suot niya. Inihayag ni Rio na nilakbay niya ang mga lupain upang sa wakas ay makarating dito, at habang naghahanda sila ng hapunan, ipinaliwanag ni Rio na dito nakatira ang kanyang pamilya. Ang mga pangalan nila ay Zen at Ayame, at nabigla ang lola nang marinig ang mga pangalang iyon. Sinabihan niya sina Rui at Seo na lumabas para makapag-usap sila ng privado, at humingi ng karagdagang detalye kay Rio. Ang tanging alam ni Rio tungkol sa kanyang mga magulang ay ang kanyang ama ay pumanaw bago siya makilala, at ang kanyang ina ay pinatay noong siya ay 5 taong gulang. Naging bitiin niya sa buhay na maabot ang lugar na ito pagkatapos ng pangako ng kanyang ina, at ang gusto lang niya ay gumawa ng libingan para sa kanila sa kanilang homeland. Matapos mapansin ang kanyang pagkakahawig sa kanila, ibinunyag ni Yuba na siya ay ina ng kanyang ama. Pinasasalamatan niya ito sa pagpunta, ngunit sinabing gumawa na sila ng mga libingan para sa kanila, kaya dinala niya siya sa kanilang mga libingan. Napaluhod si Rio, ipinaalam sa kanyang mga magulang na sa wakas ay nakarating din siya rito. Sa kanyang paggalang, ipinaliwanag ng kanyang lola na kailangan nilang dalawa na tumakas mula sa bansa ng palihim, ngunit hindi siya ang maaaring maglantad ng katotohanan tungkol sa kanila. Gayunpaman, kung handa siyang manatili dito kasama niya, maaari niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Ang tanging kamag-anak niya ngayon ay si Rui, na nagkataong pinsan ni Rio. Umalis siya, at sinabihan siyang tamasahin ang kanyang kapayapaan dito. Kinaumagahan, maagang gumising si Rio para tumulong, ngunit nung nagluluto, ginamit ni Rio ang kanyang mahika upang gumawa ng tubig, at pumasok si Seo sa kanila kasama ang kanyang kapatid na si Shin. Napagtanto niya na kailangan niyang makipagkompetensya para sa kanyang kapatid na babae ngayon, ngunit nasarapan sa pagkain ni Rio.
Matapos niyang kainin ang pagkain ni Rio, hiniling ng lola sa kanya na isama si Rio bilang isang mangangasu, kaya hinahamon niya itong makipagkarera sa film. Sa sandaling umalis siya, inaasang ni Rory si Seo sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ni Rio, ngunit sinabi ni Seo na iniisip niya na mula siya sa Maharlika. Sa loob ng kagubatan, linaring ni Rio ang isang pambihirang ibon gamit ang kanyang unang arrow, at napagtanto ni Shin na magkakaroon siya ng matinding kompetisyon. Ngunit ang mga henerasyon sa kasalukuyan ay dahan-daang nabulok ang kanilang mga utak, at nagsimula silang manghuli ng pabaliktad ang kanilang mga pana. Nagtataka si Shin kung bakit hindi siya nakagawa ng kahit isang tama, kaya lumalayo siya sa galit. Sa lahat ng dumi na naipon sa kanyang katawan, nagpa siya si Rio na magtayo ng paliguan sa tabi mismo ng kanilang tahanan gamit ang kanyang spirit arts, ngunit sinimulan siyang silipin ng mga babae. Sa paglipas ng mga linggo, dahan-daang naging tipikal na residente ng Nine si Rio, at sa wakas ay dumating na ang araw ng pag-aani. Nagsimulang sumigaw ang isang grupo ng mga lalaki para humingi ng tulong, at sa kabilang bahagi ng Nine, iniisip ng tatlong nagbabantang lalaki na si Naruri at Seo ay naging magagandang babae. Naghanda si Shin na suntukin siya, ngunit pinaalalahanan siya ni Rory na maaari itong magsimula ng digmaan dahil si Gon ay anak ng kanilang kalapit na village president. Tinanong niya si Gon kung bakit siya nasa village nila, kaya sinabi niya na gusto niyang manatili sa bahay ni Rory sa gabi dahil baka maging asawa niya ito balang araw. Sinigawan siya ni Shin na umalis na at sumugod siya para suntukin, ngunit hinarang ni Gon ang kanyang atake at sinakal siya ng isang kamay. Dumating si Yuba at sinabihan siyang bitawan si Shin. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan niya, at pinayagan siyang manatili sa loob ng isang guest hut hanggat hindi siya umaalis dito. Habang naglalakad palayo ay napansin ni Gon si Rio at inakala niyang mahina siya kaya pilit niya itong tinatalisod pero siya ang nasasaktan. Sinabihan ni Yuba ang lahat na manatiling magbantay para sa gabi, ngunit dahil si Shin ay nakatira mag-isa kasama si Seo, nakiusap siya kay Yuba na isama siya sa gabi, at pumayag siya. Bago sila matulog, hiniling ni Rio na maglagay sila ng protective amulet sa sulok ng kanilang kwarto para sa gabi. Sa loob ng kubo ni Gon, kumanga ang kanyang mga alipores sa kung gaano niya kahusay na sinira ang sarili niyang kariton, at sinabi ni Gon sa kanila na mag-e-enjoy sila sa kanilang munting pagbisita bukas. Paglubog ng araw sa susunod na araw, sinasanay ni Rio ang kanyang gigachad na katawan, at sinabi sa mga babae na naririnig niya ang kanilang mga pag-uusap mula sa malayo. Nagtataka sila kung bakit siya walang humpay sa pagsasanay, ngunit sa tingin ni Rio ay medyo nakakahiya habang inaalala ang pangako niya kay Mi. Ang layunin niya ay balang araw ay maging sapat na malakas upang protektahan ang babaeng pinapahalagahan niya, ngunit nag-aalala na baka may kasama na itong iba sa puntong ito. Narinig ni Seo ang mga salitang iyon, at namuo ang kalungkutan sa kanyang puto. Kinagabihan, may pumasok na lalaki sa kwarto ni Seo at Rory, pero na-activate ang amulet. Sinimulan niyang isara ang bibig ni Rory, at nang sisiga na sana si Seo para humingi ng tulong, nagbanta siga na sasaktan ang kaibigan. Gayunpaman, ang kanyang mga alipores ay binugbog, at nakita niya si Gon sa ibabaw ni Rory, na nagpapaalala sa kanya kung paano pinatay ang kanyang ina. Lalong lumaki ang galit ni Rio, at habang tumatakbo si Gon papunta sa kanya, binaligtad siya ni Rio ng isang beses, inilunsad siya sa labas. Tinapakan niya ang kanyang leeg, at sinimulan siyang suntukin sa mukha ng paulit-ulit. Ang mga batang babae ay nakikiusap sa kanya na huminto, at ang iba pang mga lalaki ng Nayon ay dumating upang pigilan siya bago niya wakasan ang buhay ni Gon. Napagtanto ni Yuba na muntik samantalahin ni Gon ang mga babae, at umalis si Rio na parang alpha. Ito ang pangalawang pagkakataon na gusto niyang wakasan ng isang tao, at ang namumuong paghihiganti na ito ay nag-aalag sa loob niya sa buong oras na ito. Ngunit nang hindi niya namamalayan, hinila na siya patungo sa pagkakakilanlan ni Haruto. Kunin na ang kanyang determinasyon, ngunit ang hangarin na ito para sa paghihiganti ay nagparamdam sa kanya na wala siyang pinagkaiba sa lalaking tumapos sa kanyang ina. Kinamagahan, nagpakita si Lord Hayate, isang mensahero mula sa kaharian, upang mangulekta ng buwis at maghatid kay Gon sa bilangguan. Tinanong siya ni Yuba kung maaari siyang magdala ng liham sa isang mahalagang tao sa loob ng kaharian, kaya nangako si Hayate na ihahatid ito, at umalis kasama si Rio. Makalipas ang ilang araw, nakarating ang team sa kabisera. Pagkatapos nilang ipadala si Gon sa bilangguan, naglibot si Rio sa bayan kasama si Seo, at ininungkahi ng isa sa mga mangangalakal na bumili siya ng regalo para sa kanyang cute na kasintahan. Sinubukan ni Seo na ipaliwanag na hindi sila nagde-date, pero sinabi ng babae na cute daw silang magkasama, kaya dapat ay kumuha sila ng souvenir para gunitain ang kanilang pagbisita. Tinanong siya ni Rio kung may gusto ba siya, at sinabihan ng babae si Seo na magandang asal ang tumanggap ng regalo paminsan-minsan. Nagpapasalamat si Rio sa babae, at nakita ni Seo ang isang cute na petal ng bulaklak na inilagay niya sa kanyang buhok. Sa tingin niya ay maganda ito sa kanya, kaya binili niya ang mga ito sa ginang, at bago sila umalis, sinabihan siya ng mga ngalakal na ipaglaban siya ng gusto para sa kanya bago siya nakawin ng ibang babae. Sa gitna ng bayan, sinubukan ng isang lalaki na gumawa ng isang pagkidnap ng isang babae, at sinubukang tumakbo kasama niya, ngunit ginamit ni Rio ang kanyang martial arts para itumba siya at iligtas ang babae. Tumakbo ang kanyang bantay upang protektahan siya, ngunit tumakas si Rio nang lumitaw ang mga royal guard. Ang ama ng batang babae, si Goki, ang balita, at sinabi niya kay Hayate ang tungkol dito. Inisip ni Hayate kung may kinalaman ba ito sa sulat na ipinadala ni Yuba para sa kanya, at nabigla siya nang makita ang mga salita sa loob. Nanginginig ang mga kamay niya, napaisip siya kung may nakilala si Hayate na Rio.
Habang naglalakad pa uwi, binati ng lalaki si Leo at hiniling siya ng sandali ng kanyang oras. Sa loob ng kanilang bahay, isiniwalat nila na kilala nila ang kanyang ina, ang dating prinsesa ng bansang ito. 20 taon na ang nakalilipas, ang kanilang kaharian ay nasa digmaan, at ang kanyang ama ay ang pinakadakilang sundalo na namumuno sa Allied Forces. Nang makita ang kanyang talento, ipinagkatiwala sa kanya ng hari ang proteksyon ng kanyang anak na babae, at hindi nagtagal silang dalawa ay nagkaroon ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kapayapaan, at nang magsimula ang negosasyong pangkapayapaan, hiniling ng kalaban na kaharian na patayin ang ama ni Rio, at ang kanyang ina ay pakasalan ng kanilang prinsipe. Ang mga kasuklam-suklam na pangyayari na ito ang dahilan kung bakit tumakas ang kanyang mga magulang, at walang nagawa ang hari kundi panuuri ng kanyang anak na babae na makatakas sa kanilang tahanan. Nakiusap si Goki kay Rio na makita ang hari at reyna ng bansang ito, ang kanyang mga lolo't lola mula sa panig ng kanyang ina. Pinag-isipan ito ni Rio at pumayag. Sa umaga, ang hari at reyna ay nabigla nang sa wakas ay makilala ang kanilang apo, at naisip na kamukha niya ang kanyang ina. Pakiramdam ni Rio na ang reyna ay kamukha din ng kanyang ina. Tinanong siya ng mga ito tungkol sa kanyang ina at ama, ngunit hindi gaanong naaalala ni Rio ang pamumuhay kasama sila. Masyado pa siyang bata para makilala ang kanyang ama, ngunit naalala niya ang kanyang ina ang taong walang tigil sa pagmiti. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay natapos noong siya ay 5 taong gulang, dahil ang isang taong nagnangalang Lucius ay patuloy na tumulong sa kanila pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Sa nakamamatay na araw na iyon, ang kanyang ina ay umalis sa bahay at sinabi sa kanya na huwag magbukas sa mga estranghero. Ngunit nang dumating si Lucius, binuksan ni Rio ang pinto dahil lumaki siya kasama niya. Pero mapait siyang ngumiti at sinipa si Rio patungo sa upuan. May mga ahas na nagpapanggap na tao sa mundong ito, ang isiniwalat ng lalaki, at nakita ng kanyang ina kung paano niya sinasaktan ang kanyang anak. Hinawakan siya nito at sinaksak. Iyon ang huling alaala niya sa kanya, at nagsimula siyang manirahan sa mga slum hanggang siya ay 7 taong gulang. Ano man ang nangyari, hinding-hindi niya mapapatawad si Lucius, kahit na hindi siya maibabalik ng paghihiganti. Gamit ang kanyang mga kamay, ipinangako niyang tatapusin ang lalaki. Naiintindihan ng kanyang lolo ang kanyang desisyon, ngunit nais niyang magsanay siya sandali sa ilalim ni Goki. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa buong bansa, at umaasa na ito ay maghahanda sa kanya para sa kanyang pakikipaglaban kay Lucius. Sa loob ng asyenda, pareho silang naghahanda na makipag-spar laban sa isa't isa, at tumalon si Leo patungo sa kanyang kalaban para umatake. Si Goki ay umiiwas sa huling sandali, at nag-atake sila laban sa isa't isa. Wala sa mga atake ni Goki ang nakakalusot sa kanyang mga depensa, kaya naghahanda siya ng isang mahiwagang pag-atake ng enerhiya. Ito ang kanyang sikretong pamamaraan, ang First Blade Air Slash, at ipinagtanggol ito ni Ryu gamit ang kanyang Water Magic, na binubulag ang kanyang kalaban upang sumugod at tapusin ang laban. Tumanga ang hari at naisip na hindi nakakailanganin ang pagsasanay, ngunit pinasalamatan sila ni Ryu sa kanilang pagsasaalang-alang, at umaasa na balang araw ay ipakilala sila sa kanyang pinsan. Bumalik silang lahat sa kanilang nayon, ngunit nang magkakasiruri kung saan nagpunta si Ryu, itinuro ni Seo ang puntod ng kanyang pamilya. Para patuloy na mabuhay si Rio, hindi na siya makakatakas kaya ipinangako niyang tatanggapin niya ang sama sa loob niya para maprotektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Habang nagsimulang magbago ang mga panahon, naunawaan ni Rio na kailangan niyang umalis sa nayon sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ang balita kay Seo. Kaya't pagdating ng tagsibol, nilapitan siya ni Rio habang nagtatanim siya ng palay at inayos ang kanyang pamamaraan, sinabing nais niyang siya na ang magsusubaybay sa lahat habang wala siya. Nagulat siya sa mga salitang iyon, at nagtataka siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alis, kaya sinabi niya sa kanya na aalis siya sa nayon sa taglagas. Hindi niya alam kung babalik siya ng regular, ngunit napansin niya ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata nito. Nang matapos siyang magtanim ng palay noong araw na iyon, bumagsak siya sa bahay, at nakita ni Shin ang kapatid niyang umiyak. Tinanong niya ito kung may nangyari, at iniisip kung si Leo ang naging dahilan ng pag-iyak niya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang ginawang mali, ngunit malungkot siya dahil malapit na itong umalis sa nayon. Pagkatapos nito, sinubukan ni Shin na pasayahin ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagdadala ng mga regalo, ngunit ang tanging naisip niya ay kung paano maging mas malakas para samahan niya si Rio sa kanyang mga paglalakbay. Sa araw, siya ay nagtatrabaho at nakatitig sa kanya, at sa gabi, siya ay nagsasanay ng kanyang mga diskarte sa espada para lang maging mas malakas. Hindi nagpista. Ngunit habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama, tinanong ni Seo kung maaari siyang magkaroon ng isang sandali ng kanyang oras. Ang tunay na dahilan kung bakit niya ito pinatawag dito ay para ipagtapat ang kanyang nararamdaman, at sabihin mahal niya ito. Ang mga salitang iyon ay nawala ng imak kay Leo, at humingi siya ng tawad, sinabing hindi niya maibabalik ang nararamdaman niya. Tinanong niya siya kung dahil ba ito sa aalis na siya sa nayon, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi lang iyon ang dahilan. Nakiusap siya sa kanya na isama siya, na inihayag na siya ay nagsasanay araw-araw sa loob ng 6 na buwan upang hindi siya dito maging pabigat. Handa siyang gawin ang lahat pero sinabi sa kanya ni Leo na hindi niya talaga siya matatanggap dahil sa kung anong dahilan. Ang mga salitang iyon ay nakawasak kay Seo at nagsimula siyang umiyak, ngunit hinawakan niya ang kamay nito, at nakiusap na manatili na lamang siya sa tabi niya. Gayunpaman, humingi ng tawad si Rio at umalis. Nagpatuloy siya sa pag-iyak, at napansin ni Rio ang presensya ni Shin at humingi ng tawad sa paraan ng pakikitungo nito sa kanyang kapatid.
Maya-maya, dumating na ang araw ng kanyang pag-alis, at handa nang magset-seryo sa madaling araw dahil sa kanyang mahabang paglalakbay. Bago siya umalis sa Nayon, nakita niya si Seo na naghihintay sa kanya sa labasan. Nilapitan siya ni Goki at tinanong siya kung sobrang mahal niya ba si Ryo para iwanan ang sarili niyang Nayon. Nag-alinlangan si Seo, ngunit sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang manatili kay Ryo. Kaya bago siya umalis, hiniling niya na alagaan niya ang kanyang sarili, at nangako na magsisikap siya ng gusto at sinabing lalakas siya sa oras na bumalik siya. Kinawayan niya siya, at iniyuko ni Ryo ang kanyang ulo patungo kay Shin at umalis. Ito ang 199 na taon ng banal na panahon, at sa wakas ay narating na ni Ryo ang puno ng mundo. Agad na tumakbo si Latifah para yakapin siya, at sa hapunan, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa pamilyang nakilala niya at lahat ng nalaman niya tungkol sa kanyang pinagmulan. Nagtataka ang mga elders kung gaano siya katagal mananatili dito, at ibinunyag ni Ryo na ilang buwan lang ang pinakamatagal. Sa umaga, nagtataka ang mga babae kung sino ang babaeng nakapatong sa kanya, ngunit si Ryo mismo ay walang ideya, kaya tinanong niya ito kung paano siya napunta rito. Ininulat ng dalaga ang kanyang mga mata, at sinabing isa siyang espiritu, ang gumawa ng kontrata kay Haruto. Nakaupo siya sa kanyang kama, ngunit ang lahat ng kanyang alaala ay tila nabura. Wala na siyang maalala sa mga pagkakataong magkasama sila, at hindi man lang alam ang sarili niyang pangalan, ngunit gusto niyang pangalanan siya nito. Sinabi niya sa kanya na siya ay umiiral para sa kanya, na tinatawag siyang Haruto. Nagtataka ang mga babae kung bakit niya ito tinatawag na Haruto, at sinubukan ni Ryo na kumuha ng ilang oras upang makaisip ng ilang dahilan. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na tawagin siyang Ryo, ngunit nagsimula itong makipag-usap sa kanya sa telepathy, at sinabing alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sinabihan siya ng mga babae na tanungin si Lady Dryad tungkol sa kanyang paglitaw, kaya sinabihan siya ni Ryo na bumangon, ngunit nakita niya ang pinakadakilang plot sa lahat ng anime. Sa kanyang mahiwagang kakayahan, binago niya ang kanyang damit. Habang matikas na nakatayo, napansin ni Ryo ang kagandahang nagmumula sa kanya, naaalala ang tungkol kay Mi. Nagpasya siyang pangalanan siyang Aisha, dahil ang imahe ng tagsibol ay lumitaw sa kanyang ulo nang tumingin siya sa kanya. Sa tingin ng mga babae ay maganda ang kanyang pangalan, at iniisip ni Latifah kung ito ba ay magiging kapatid niyang babae. Bumalik sa konseho ng Nayon, lumitaw ang Lady Dryad, at nakitang isang misteryo na nawala ang lahat ng alaala ni Aisha, kaya tinanong niya si Aisha kung anong uri ng mga elemento ang pinakamagaling siya. Sinabi ni Aisha na pinagkadalubhasaan niya ang lahat ng ito, na ikinagulat ng buong silid. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, pumunta sila sa labas upang matukoy nila ang kapangyarihan ng kanyang mga kakayahan. Nagbato ng bato si Ryo para simulan ang laban. Kaagad, nawala si Aisha patungo sa kanya, at siya ay makitid na umiwas. Ang kanyang mga sipa ay tumutugma sa mga diskarte ni Ryo, at inihahalin tulad niya ang lahat ng kanyang mga galaw sa malapitang labanan, kaya siya ay umatras upang bumuo ng ilang distansya. Tumalon siya patungo sa langit upang subukan ang kanyang aerial tactics, ngunit ang lakas nito ay halos mabali ang kanyang braso. Pagkalapag niya, nag-cast siya ng mga yelo patungo sa kanya, ngunit nawala siya at muling lumitaw sa likuran niya, na inihagis ang sarili niyang mga yelo sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pag-mirror sa lahat ng kanyang mga diskarte, kaya kalaunan ay nag-cast ng buhawi si Ryo. Gayunpaman, nag-cast siya ng isang umiikot sa kabilang direksyon, at tinapos ni Lady Dryad ang laban bago nila masira ang Nayon. Naniniwala na sila ngayon na si Aisha ay tunay na may kapangyarihan sa lahat ng mga elemento, ngunit sinabi ng babaeng Dryad na magsisimula siyang turuan si Aisha kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Tinatanggap siya ng mga elders sa kanilang Nayon, at pinasalamatan niya sila. Nagdaraos sila ng isang festival para i-welcome siya, at nagsimula siyang matutunan kung paano kontrolin ang kanyang mahika kasama si Ryo. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita sa kanya ni Dominic ang portable na bahay na kanyang ginawa, at natutuwa si Ryo na sa wakas ay makakapagpatuloy na siya sa paglalakbay. Nalungkot si Latifah nang marinig ang mga salitang iyon, at habang lumalayo ang ibang mga batang babae, ang isa sa kanila ay nakiusap sa kanya na gumugol ng ilang oras sa kanyang nakababatang kapatid na babae bago umalis, kaya nagpasya silang gawin ito sa parehong paraan na ginagawa ng lahat ng magkakapatid sa isang anime. Sa loob ng hot tub, nagtataka si Latifah kung bakit Haruto ang tawag sa kanya ni Aisha, kaya ibinunyag ni Ryo na ito ang dating pangalan niya bago siya muling nagkatawang tao. Natuwa siya nang marinig iyon, dahil sumasakay siya noon sa school bus, at siya ang taong gusto niyang maging kapatid niya araw-araw. Iniisip ni Ryo kung ang ibig sabihin noon ay kasama siya sa pagkabangga ng boss, at ang kanyang pananahimik ay nagbubunyag ng katotohanan. Ngunit kahit na malungkot ito, natutuwa siya na tama siya tungkol sa pagiging pinakamahusay na kapatid nito. Nangako siya na babalikan niya ito kapag tapos na siya, kaya tinanong niya ito kung mayroon pa siyang kailangang hugasan. Kinaumagahan, binigyan siya ng mga elders ng ilang regalo bago umalis. Ang isa sa mga ito ay isang compass na palaging magtuturo pabalik sa village na ito, at ang isa ay nagbibigay sa kanya ng isang aparato na magbibigay daan sa kanya upang baguhin ang kanyang kulay ng buhok upang siya ay manatiling undercover saan man siya maglakbay. Bago umalis, hiniling ni Ryo sa iba na alagaan si Latifah habang wala ito, at umalis. Habang lumilipad sila, sinabi ni Ryo kay Aisha na papunta na sila kay Celia dahil hindi pa niya ito nakakausap. Sa loob ng kabisera ay nakatitig si Celia sa liham na iniwan ni Ryo para sa kanya, at nais na sana ay makausap na lang siya muli. Ngunit sa wakas ay natagpuan na siya ni Charles, at tinanong siya kung naghahanda na ba siya para sa gabi kung kailan sila sa wakas ay magkakaisa.
Sa taong 1,000 ng Holy Era, sa wakas ay nakabalik na si Rio sa loob ng bayan kung saan siya lumaki, at na-activate ang device para mapalitan niya ang kulay ng kanyang buhok. Doong gabi, sinubukan niyang pumasok sa paaral ang dati niyang pinapasukan, at bumaba sa basement para makapasok siya sa study room ni Celia. Huling gumamon ang lahat ng alaala ng huling pagkikita nila, ngunit pagkatapos niyang makapasok ng buong loob sa silid, napansin niyang wala na itong laman. Nagtataka kung ano ang maaaring nangyari kay Celia, nagpasya si Rio na dapat silang mag-ilusyon sa ibang mananaliksi, at tanungin sila kung ano ang nangyari. Sa loob ng isang random na silid ng profesor, lumitaw si Aisha mula sa likuran at ginamitan siya ng isang hypnotizing spell. Pumasok si Rio at nagtanong tungkol sa lokasyon ni Celia, kaya ipinahayag ng lalaki na nasa loob siya ng Royal Palace. Bukas ay ang seremonya ng kanyang kasal, at ang lalaking pakakasalan niya ay si Lord Charles, ang parehong lalaki na nagpahirap kay Rio sa buong pagkabata niya. Matapos ang kanilang kaharian ay dumanas ng matinding pagkatalo sa Proxy Empire, ang House of Dux Arbor ay halos hindi nakapagsimula ng negosasyon ng kapayapaan, at ang pinuno ng kanilang bahay ay si Charles. Ang dating maharlikang pamilya ay napilitang tumakas sa kabisera, at pinili ni Charles na pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa House of Clare. Ngunit upang magawa ito, dapat na ikasal si Celia sa kanya. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong hinahanap niya, umalis si Rio at nag-isip kung ano ang gagawin sa kanyang kasal sa politika. Ang tanging pagpipilian nila ay ang pumasok sa kastilyo upang makipagkita kay Celia ng isang beses pa, kaya sinabi sa kanya ni Aisha na hahanapin niya ang kanyang silid. Habang nakatingin si Rio sa ibaba, napansin niya ang lahat ng security, ngunit nagawa niyang pumuslit patungo sa kanyang silid. Sa loob, naghanda si Celia na maging pag-aari ng isang tao sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Binuksan niya ang kanyang drawer at ang huling hiling niya ay makita muli si Rio. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, nawalan siya ng pag-asa na makita siya muli at inilagay ang liham patungo sa apoy. Bumukas ang pinto at sinabihan siya ni Rio na tumahimik, na inihayag na sa wakas ay dumating na siya upang makita siya tulad ng ipinangako niya. Walang pagdadalawang isip, tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap siya, pakiramdam niya hindi na ito panaginip. Sinabi niya sa kanya na namiss niya ito at napansin niyang tumangkad siya, ngunit sinabi ni Rio kay Celia na siya ay katulad pa rin ng dati. Sinisigawan niya ito dahil sa pagiging bolero pa rin niya pagkatapos ng lahat ng oras na ito, ngunit natutuwa siyang makita kung gaano siya naging malakas at galante. Nagsimula siyang maghanda ng tsaa para inumin nila ito tulad ng dati. Pero tinanong siya ni Rio tungkol sa kasal, iniisip kung ito ba talaga ang gusto niya, lalo na't ang lalaking pakakasalan niya ay si Charles, ang masamang lalaking nagpahirap kay Rio. Sinusubukan niyang magtanggap na gusto niya ang kasal na ito, na sinasabi na si Charles ay magalang at mabait sa babae, ngunit alam ni Rio na nagsisinungaling siya. Gayunpaman, sinisigawan niya ito na pakasalan siya sa halip kung sa tingin niya ay nagsisinungaling siya, at dalhin siya sa isang lugar na malayo, at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama siya. Ang mga salitang iyon ay ikinagulat ni Rio, ngunit patuloy niyang sinabi na nagbibiro lamang siya, at nagmamakaawa sa kanya na kalimutan ang kanyang sinabi. Sinabi niya sa kanya na huwag pumunta sa seremonya dahil ito ay nakakahiya, at sinabi sa kanya na umalis bago dumating ang mga gwardiya. Kinalagkad niya ito palabas ng silid, at bumagsak pagkatapos niyang isara ang pinto. Sa sandaling umalis siya sa kastilyo, naisip ni Celia na natutuwa siya na tinupad niya ang kanyang pangako, ngunit alam niya na hindi niya hahayaang madamay siya dito. Sa itaas ng kastilyo, nagsimulang mag-isip si Rio kung paano niya matutuklasan ang tunay na layunin ng kasal na ito, at nangako si Aisha na tutulungan siya. Humingi ng paumanhin si Rio sa palagi niyang pagtulong sa kanya, ngunit nangako si Aisha na palagi siyang nasa tabi nito, at maaari itong lumapit sa kanya kung sakaling may kailangan siya. Kinaumagahan, binati ni Charles si Rhys pagkatapos ng kanyang mahabang paglalakbay, sinabi na nais niyang bigyan siya ng maayos na pagtanggap. Nag-alok pa siya na magpalitas ng gabi sa kanyang tahanan, ngunit sinabi ni Rhys na hindi siya ang ikakasal ngayong gabi. Nang ilabas niya ang mga salitang iyon, naramdaman niya ang presensya ng isang makapangyarihang espiritu, at nagdahilan para siya sa atin ito. Inihanda ni Celia ang sarili na maging manika ng isang tao sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at iniwan ang kanyang tolda para makita ni Charles. Inakbayan siya nito, sinasabing huwag mag-alala kung kinakabahan siya, dahil tuturuan siya ng pitong asawa niya ng lahat ng kailangan niyang malaman. Pagkaalis niya, ipinaliwanag ng unang asawa, si Teresina, na lilinawin niya ang mga bagay mula sa simula. Ano man ang kanyang mas mataas na katayuan, siya ay magiging isang kasangkapan para sa kanila, at susundin ang bawat isa sa kanilang mga utos. Sinubukan ni Celia na sabihin na naiintindihan niya, at pinagtatawanan ni Teresina ang kanyang hitsura at tinawag siyang pangit, ngunit patuloy na sinusubukan ni Celia na panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha. Tumakbo ang kasambahay upang ipaalam kay Celia na dumating na si Prinsesa Christina, at napansin ni Christina ang kakilakilabot na ugali na ibinibigay sa kanya ng ibang mga asawa, kaya hiniling niya na magkaroon ng pribadong pag-uusap kay Celia. Pagkaalis ng mga kapatid na babae ni Cinderella, nagsimulang uminom ng tsaa ang dalawang babae. Natutuwa si Christina na sa wakas ay nagkita na silang muli, ngunit humihingi ng paumanhin sa pagiging incompetent ng kanyang royal family. Kasalanan nilang lahat kung bakit napilitan si Celia sa kasal na ito, at nalungkot siya na inalis niya ang kanyang ngiti. Noong pumasok siya sa academy, walang araw na hindi umingiti si Celia. Pero ngayon ay para na siyang ibong nakakulong sa loob ng hola, kaya nangako si Christina na kung mahiling man si Celia, gagawin niya ang lahat para maging posible ito.
Naglalakad lakad si Charles kasama si Alfred, ang pinakamalakas na mandirigma sa buong bansa, ngunit sinabing ito ay katuspalan para sa kanya. Ngayong nakuha na ni Charles ang posisyon ng Supreme Ruler, kukontrolin niya ang buong militar para sa kanyang kasal, at sinasabi sa kanya na alamin ang kanyang lugar. Sa wakas ay nagsimula ang kasal, at ang buong bansa ay napuno ng kagalakan nang magsimula ang parada. Pero may isang taong hindi ngiti, at si Celia yon. Hinawakan ni Charles ang kamay niya, sinabing hindi na siya makapaghintay hanggang sa mapalalim ang kanilang relasyon ngayong gabi. Lahat ito ay bahagi ng kanyang plano na isang araw ay pamahalaan ang kaharian. Habang nagmamaneho sila, napansin ni Aisha na kalmado si Rio, kahit na naghahanda ng harapin ng isang buong bansa, ngunit sinabi niya sa kanya na siya lamang ang nagliligtas sa kanyang mga nervyos mula sa pag-collapse. Sa wakas ay lumapit sa kanila ang karwahe ni Celia, at umalis si Aisha upang makipag-usap kay Celia gamit ang kanyang telepathy. Sinabi niya kay Celia na manatiling kalmado, at ipinahayag na siya ang espiritu ni Rio, at pinapanood siya nito sa gitna ng karamihan. Napangiti siya nang makita ang mukha nito, ngunit tuluyang lumabas ang mga luhang pinipigilan niya. Siya ang isang taong ayaw niyang makita ito, ngunit nataranta si Charles at nagtaka kung bakit siya nagsimulang umiyak. Sinabi niya sa kanya na napakaraming damdamin ang lumubog ng sabay-sabay, at napuno siya ng kagalakan sa pagiging totoo ng kanilang kasal. Sa paglingon niya, nawala na si Rio, at wala ni isa sa mga komunikasyon niya ang nakarating kay Aisha. Iniisip niya kung pantasya lang ba ang lahat ng iyon. Ito ang magiging bagong buhay niya, at magiging manika siya magpakailanman. Ngunit habang inaabot niya ang kamay niya, tumakbo si Rio sa gitna ng mga tao. Sinimulan niyang patalsikan ang lahat ng mga gwardiya, at kahit na sinubukan siyang harangan ng buong militar, ginamit niya ang kanyang mahika sa hangin para matangay silang lahat. Inihanda ng mga mage ang kanilang mga kakayahan sa photon bullet, ngunit nagawa niyang iwasan ang bawat isa sa kanilang mga pag-atake at lumipad sa ibabaw nila. Nagsimulang magpanik ang militar at ginamit ang lahat ng kanilang mana, ngunit sinubukan ni Charles na alimin si Celia, na sinasabi na sila ang pinakamalakas na opisyal sa buong bansa. Nagpatuloy siya sa pagbubuga ng katarantaduhan, habang pinapabagsak ni Rio ang bawat isa sa mga guard, at tumakbo pa sulong upang maghatid ng mapangwasak na suntok sa bituka ni Charles. Sa wakas ay nakasama na rin niya si Celia, kaya ang una niyang ginawa ay humawak ng kutsilyo sa leeg nito. Habang ang lahat ay natigilan sa lugar, nagsimula siyang makipag-usap sa telepathically kay Celia, na sinasabi sa kanya na ito ay bahagi ng kanyang plano. Nagsimulang magpumiglas si Charles, ngunit sinabihan siya ni Rio na tumahimik bago niya durugan ang kanyang gulugod sa harap ng lahat ng nandito. Nangako siya kay Celia na acting lang ito. Ang tanging dahilan kung bakit niya ipinaglalaban ang buong kaharian ay dahil gusto niyang tanungin siya sa huling pagkakataon kung ang kasal na ito ay kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanya na pumayag na siya sa kasal na ito, ngunit muling tinanong siya ni Rio kung ito ba talaga ang kalooban niya. Napagtanto niya na malamang na pinagbantaan siya sa kasal na ito, at nangako na kung gugustuhin niya ito, tatapusin niya ang kasalang ito ngayon din. Tinatawag niya siyang control freak. Para kay Rio, ang katumbas niya ay ang buong mundo, at hindi niya kayang mawala ang mahalaga para sa kanya dahil pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naranasan na niya ito minsan, at alam niyang hindi na niya maibabalik ang nawala sa kanya. May oras pa rin para sa kanya upang magbago, dahil ang hinaharap na nakikita niya para sa kanya ay isang puno ng paghihirap sa ilalim ng isang makasariling hangal. Muli niya itong tinanong kung ang kasal na ito ang nakapagpasaya sa kanya, at sinabi pa niya na ang kanyang sariling damdamin ay maaaring magdulot ng mga problema para sa iba, kaya hindi niya alam kung ito ay magiging tama pa rin. Hindi rin alam ni Rio ang tamang desisyon, ngunit kung ang kasalang ito ay tunay na tamang desisyon, kung gayon hindi niya makikita ang malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Nangako siyang muli na tutuparin niya ang hiling nito hanggat hindi siya susuko. Tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kung ayaw niyang magpakasal, kaya ipinahayag ni Rio na kukunin niya ito at tatakas sa kaharian na ito. Ito ay lalabas na parang kinidnap siya, kaya ang kanyang pamilya ay hindi kailanman mananagot, at ang lahat ay magiging mapayapa. Gayunpaman, nag-aalala siyang mahuli siya ng mga ito, ngunit nangako si Rio na tutuparin niya ang kanyang hiling. Matapos niyang marinig ang mga katagang iyon, ipinagtapat ni Celia na gusto niyang kunin siya nito. Ang mga salitang iyon ang lahat ng gustong marinig ni Rio, at sumigaw sa buong bansa na kikidnapan niya ang nobya ni Charles para ipahiya ito. Iyakap niya ng mahigpit si Celia at tumalon sa langit. Nag-aalala ang kanyang ama sa kanya, ngunit sinubukan niyang umiti para ipaalam sa kanya na magiging maayos siya. Inutusan ni Charles ang mga tropa na sundan siya, ngunit dumating si Alfred mula sa likuran upang pigilan ang mga ito sa pagsira sa formation. Gayunpaman, hindi sila nakinig sa kanyang mga salita dahil hindi siya ang namamahala, at nagawa ni Rio na tumalon sa kanilang lahat ng madali. Sinabi sa kanya ni Alfred na nahulog siya sa kanyang bitag, at tinawag siyang tanga dahil sa hindi niya nahulaan mula pa noong una. Ang mga mage ay naglunsad ng mga photon bullet patungo sa kanya, ngunit hinarang ni Rio ang bawat isa sa mga pag-atake gamit ang kanyang wind arts. Napansin ni Reese na siya rin ang taong gumamit ng spirits arts ilang taon na ang nakakaraan, kaya nagpa siya siyang maglunsad ng isang malakas na atake sa kanya, ngunit madali itong hinaranggan ni Rio. Matapos mawala ang alikabok, nagsimula siyang tumakbo, at sinubukan siyang sundan ng mga griffins. Nagsimulang sumigaw si Charles sa army, ngunit sinabi ni Alfred na siya ang mamamahala sa militar upang matiyak na hindi mawawala ang kidnapper. Napasigaw si Charles na kasalanan ni Alfred ang pagpapaalis sa lalaki, ngunit tinanong siya ni Alfred kung may koneksyon ba siya sa kidnapper ni Celia.
Naisip ni Charles na maaaring may napupuot sa kanya, kaya sinabi ni Alfred na maaaring maging suspect ang bawat mamamayan sa bansang ito. Napahiya si Charles at sinigawan si Alfred na asikasuhin na ang isyong ito. Nais ni Reese na masangkot siya sa kawili-wiling pagkakataon ito, ngunit sa pag-iingat ng lahat, magiging kahinahinala kung bigla siyang mawala. Patuloy na tinatakbuhan ni Rio ang mga bubong ng mga bahay, at binalaan si Celia na tatakbo siya ng mas mabilis para takasan ang mga Griffin. Naisip niya na ang vibration mula sa mga stroke ng kanyang binti ay magastam, at sinabi sa kanya na maaari siyang pumunta ng mas mabilis sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghabol sa kanya, tumalon si Rio sa isang eskinita at ibinigay si Celia kay Aisha. Sinabi niya kay Celia na pinaplano niyang guluhin ang army habang tumatakas ito kasama si Aisha, ngunit nangako na aabutan niya sila sa labas ng kaharian. Tumalon siya sa itaas ng mga tahanan, ngunit nang mapansin ng mga sundalo na nawawala si Celia, naglunsad sila ng signal flare para palibutan ng iba pang mga sundalo ang lugar. Gayunpaman, lahat ito ay bahagi ng kanyang plano, at nais niyang makuha ang atensyon ng buong army sa lugar na ito. Nagsimulang magpaputok muli ang mages patungo sa kanya, ngunit nagawang iwasan ni Rio ang lahat ng kanilang mga pag-atake habang siya ay tumalon mula sa gusali patungo sa gusali. Sinubukan ng mga sundalo mula sa ibaba na pigilan si Celia na makatakas, ngunit tumalon si Rio at sinimulang itumbo sila isa-isa gamit ang kanyang mga paa. Ang natitirang bahagi ng hukbo ay lumitaw, at ipinagpatuloy ng mga Griffin ang kanilang mahiwagang pag-atake sa kanya. Habang siya ay ginulo, dalawang sundalo ang sinubukang labanan siya, ngunit hinarap sila ni Rio ng madali at nagsimulang pigilan ang kanilang buong army. Pagkatapos ng alisin ang lahat ng humahadlang sa kanya, lumitaw si Alfred, at naalala ni Rio kung sino ang lalaking iyon. Sinabi niya sa lahat ng tropa na linisin ang lugar bago sila mapinsala, at humarap laban kay Rio. Agad siyang sumugod, ngunit halos hindi niya napigilan ang mga atake ni Rio. Kahit na sa kanyang bilis, hindi nagawang matamaan siya ni Alfred, ngunit napansin ni Rio na ang kanyang espada ay na-enchant ng isang malakas na spell na humanoid sa lupa sa ilalim niya. Ang kanyang superior na martial arts ay nagpahintulot kay Rio na makamit ang kalamangan, ngunit siya ay patuloy na halos hindi nakaligtas. Gayunpaman, umatras ng isang hakbang si Alfred at sumugod, halos usukin ang mga mata ni Rio sa kanyang bilis, ngunit umikot si Rio upang magamit ang kanyang momentum sa kanyang mga pag-atake, at hinaantas siya ng kanyang kamao. Natarante si Alfred kung bakit hindi ginagamit ng kanyang kalaban ang kanyang mga kutsilyo, ngunit nangakong tatapusin ang laban na ito. Sinimulan niyang itaas ang kanyang espada at inilabas ang kanyang malakas na pag-atake na sumira sa paligid. Ang tanging natitira sa kinatatayuan ni Rio ay mga durog na bato, at alam ni Alfred na ang kanyang atake ay masusunog siya hanggang sa malutong. Ngunit mayroon siyang kakaibang pakiramdam na ang kanyang atake ay hindi nakipag-ugnayan, kaya ipinadala niya ang iba pang mga sundalo upang hanapin siya. Samantala, nag-aalala si Celia habang hinihintay si Rio, ngunit maging si Aisha ay nag-alinlangan dahil sa madilim na hangin. Gayunpaman, lumitaw si Rio, at nagsimulang tumakbo si Celia patungo sa kanya ngunit natapilok siya. Humingi ng paumanhin si Rio para sa pag-aalala sa kanya, ngunit sinabi niyang ayos na ang lahat ngayon. Natutuwa siya na sa wakas ay mabubuhay na siya na nakalaan sa sarili niyang kalooban. Ngunit pagkatapos niyang ilabas ang mga salitang iyon, nagsimulang bumulwak ang mga mahiwagang liwanag patungo sa langit mula sa bawat bahagi ng mundo. Naramdaman ni Aisha ang isang piraso ng kanyang pagbabalik, at nakiusap kay Rio na pumunta at tulungan ang mga taong naghihintay doon. Isang grupo ng tatlo ang nakarating sa mundong ito, at napansin na walang serbisyo ang kanilang mga cellphone. Isang higanteng tulisan ang lumitaw mula sa kanilang likuran, at dinala nila sila sa loob ng kanilang karwahe upang ibenta sila bilang mga alipin. Dumating si Rio sa eksena at tinanong ang isa sa mga merchant kung nakakita siya ng katulad na device sa isang lugar. Ngunit pagkatapos niyang magsinungaling sa pagsasabing hindi niya ginawa, narinig ni Rio ang mga batang babae na sumisigaw ng Japanese sa loob ng karwahe. Nakiusap sila sa kanya na tulungan sila, kaya ni-neutralize ni Rio ang bawat isa sa mga lalaking humahadlang sa kanya, at pinalabas ang mga babae. Ang huli ay na-stock sa ibang karwahe, kaya pinuntahan ni Rio para sirain ang lock. Ang isang taong lumingon sa kanya ay ang taong pinangakuan niya. Si Miyun, ang babaeng inalayan niya ng buong buhay niya para makita. Hanggang dito na lang ang kwentong idea natin guys, maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang video na ito, maaaring bigyan ako ng isang like and subscribe. Joseph TV 968, peace out.